morning mga ka-dairy. So, trabaho na naman kami. Prosti ngayong umaga. So, nagpapakain kami ngayon ng Baleage dito sa mga heaper namin. So, binabalatan namin yung Baleage. Meron siyang plastic cover saka yung netting. And then, nilalagay namin yung bale ring. Ayan, no? So, ganun lang yung trabaho namin. Meron kaming dalawang paddock na nakaset up. Pero, doon sa kabilang paddock, wala pa yung mga baka namin. Nasa run-off pa, pero nakaset up na siya. So, ayan, no? Ganyan pagbubukas. Ang gamit namin yung cutter. So, binubuksan ngayon ni Reggie yung Baleage. Malamig ngayon. Super frosty. So, ayan, nag-yellow siya. So, kinakat niya lang yun sa ilalim. Paikot. Tanggal yung plastic. Tapos tatanggalin yung netting. Yan, ganyan. So, ganun lang ang sistema dyan. Yan, sunrise. Ha? Solid. Tapos papagulungin niya yung itong bale ring. Tanggalin muna. Para i-shoot dito sa Baleage. Ayan. Itong Baleage na to, tumitimbang siya ng 200 to 220 kgs. So, yun yung base ng computation namin. So, yan, no? Isushoot niya lang dyan. So, ang purpose naman itong Baleage ring na to, yung Baleage ring, para hindi maapakan yung yung Baleage, para walang masasayang. Tulad nung may mga natira pa sila doon, no? So, kakainin lang nila yung kailangan nila. So, ito, nagsisilbing barrier para hindi nila makain lahat yan or maapakan. Yan, no, frosty ngayon. Tingnan nyo naman yan, no. Grabe. Oh. Malamig yan. Negative 2 degrees. Si Reggie, oh, gano'n naman kasipag yan, oh. Kinakamay-kamay lang yung Baleage. Yun lang, trabaho muna kami. Sarap lang ng araw, oh. Sa una lang naman to malamig. Pag frosty kasi, clear skies yan. Sarap, oh. Experience. Yun. Trabaho muna kami. So tapos, pagka bukas namin ng mga Baleage, i-wind up lang namin tong fence para makapasok yung baka. And then, lilipat namin doon sa kabila para magkaroon na siya ng advance. So yan, tinatanggal ni Reggie yung reel sa kuryente, tapos i-wind up niya. So hanggang doon sa dulo. Habang wina-wind up niya, kinokolekta niya rin yung standards. So, ayan. Siguro may mga 20 standards kami dyan. Ang spacing kasi niyan is 30 meters. Yung spacing ng standards namin. Para hindi lang mag-loose yung yung mismong tali niya. So yeah mga ka-dairy, pag naglalagay kami ng bagong fence, hilahin lang ulit itong reel.
Tapos, tutusok mo lang itong ano, itong standard. Hapakan lang naman yan, no? Yun. Ganun lang, oh. Tapos pagdating sa dulo, batakin nyo lang. May lock yan, no? Tapos, itong tali, iyaano nyo doon sa metal. Dalawa ginagawa namin para magkakuryente siya pagka nilagay namin dito sa hot wire. Ayun siya. So, yun. May kuryente na siya. So, in case na mag-breakout din yung mga baka, safety fence namin to. And, may advance na rin kami para bukas. Yun lang mga ka-dairy. So, itong mga heifer namin, ang sistema dyan, kung heifer or cows, pag may nanganak dyan, kukunin namin yung guya, lalagay sa trailer. So, isa-separate namin yung bull saka heifer doon. Tapos, dadali namin sa cup shed. And then, yung mga nanay, ilalabas namin papunta sa colostrum. And then, after 3 to 4 days, magiging milker na siya. So, after nilang manganak dyan, start na yung ano nila, yung paggagatas nila. Yun lang, maraming salamat. In the future, papakita namin sa inyo yung calving. So, pag may nanganak, dadalhin sa trailer, tapos idadraft yung mga nanay. Ingat kayo palagi dyan. Maraming salamat sa pananood.